I am Brigadier General Leoncio Agudo Sirunay Jr. I am a retired officer of the Armed Forces of the Philippines and the incumbent president of the Reserve Officers Legion of the Philippines. We strongly condemn the declaration of support of Senator Loren Legarda to the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and the National Democratic Front. We felt very sad and deeply cheated with the pronouncement of Senator Loren Legarda that she has been working with the National Democratic Front. Bumuto pa naman kami sa kanya. Dahil sa isang dahilan, siya po ay membro ng Reservist Corps with the rank of a full-fledged colonel. Nalulungkot po kami at hindi po namin kayang hindi ikundina ang kanyang pronouncement ngayon. That is why I am calling all the Reservist Corps, the members of the Reserve Officers Legion of the Philippines nationwide, to disown Senator Loren Legarda as member of the Reservist Corps. And we are requesting the Department of National Defense to recommend the decommissionship of Senator Loren Legarda in the Reservist Corps of the Armed Forces of the Philippines. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang isinampa ng PNP-CIDG laban sa pinuno ng CPP-NPA-NDF na si Joma Sison at iba pang opisyal ng organisasyon. Kaugnay ito sa mga insidente ng extortion, panununog, illegal recruitment sa mga kabataan, mga pag-atake sa Western Visayas at Central Mindanao. Ang mga isinampang kaso laban kay Sison at iba pa ay ang paglabag sa Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa testimonya ni Police Lieutenant Colonel Julius Jacinto, Deputy Regional Chief Regional Field Unit 6, nagugat ang mga kaso sa magkakahiwalay na insidente ng panununog ng mga miyembro ng communist terrorist groups sa mga equipment ng dalawang kumpanya sa Negros Occidental at Antique. Kabilang din sa kinasuhan sa Antique Provincial Prosecutor's Office ang mga miyembro ng Guerrilla Front 11 ng NPA, Napoleon Tumagtang Command, Southern Front Committing Region Panay dahil sa panununog sa heavy equipment sa Hamtik, Antique noong June 2, 2018. Habang sinampahan naman sa Bacolod City sina Armando Magmanwa at anim pang miyembro ng Committing Region, Negros Cebu, Bohol, Sikihor, dahil naman sa panununog sa isang farm tractor na nagkakahalaga ng 800,000 piso matapos na tumangging magbayad ng revolutionary tax ang kumpanya. Ito po mga kaso na isang bangatin against sa Joma Sison, ano? Ito po magkawalay na insidente sa Antique at sa probinsya ng Negros Occidental. Ito po yung pagsulog ng equipment ng FNJ Construction sa Antique noong June 2, 2018. Ito yung mga nangyari ay sinunog nila ang isang motor grader at yun po at talagang binuhusan nila ito ng gasolina at totally never nasunog po ito. Pangalawang incident po ay ang nangyari yung January 17, 2012 na sa isang hasyenda sa Negros Occidental ay itong LN Agustin Farm Incorporated kung saan ang mga communist terrorist group sa lugar na nasabi ay sinunog nila ang isang farm tractor na pagmamayari ng nasabing farm. Ang tayo po ay nagkakahalaga ng 800,000 pesos. Samantala, batay naman sa impormasyon ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Pineda, Chief Investigation, Regional Field Unit 12, hindi maganda ang naidudulot ng grupo ng CPP-NPA-NDF sa Central Mindanao, lalo na sa tahasang recruitment dito sa mga kabataan, partikular na sa mga komunidad na malayo sa mga lungsod at kabayanan. Ito naman po ang mga kaso po natin na ipinail po, no? Laban po sa mga nag-ooperate na mga communist terrorist dito sa area natin, particularly sa Far South Regional Party Committee na nag-ooperate sa part ng Southern Mindanao, dito po sa Sultan Kudrat, Sarangani, General Santos City, at saka sa North Cotabato po. At saka meron pong part ng Southern Mindanao Regional Party Committee na nag-ooperate po dito sa mga sa kokonting area po ng ating North Cotabato at nakabibilangan po ng ating ng some parts ng Bukidnon area na boundary po ng ating North Cotabato. Ito naman po ang mga recently na na-file natin. Nareklamo based po doon sa mga na-rescue natin na mga minors with regards doon sa pagre-recruit nila sa pagkikibaka. Dinideceive nila po itong mga minors natin at finailan po natin sila ng kaso ng Republic Act 9851 or itong International Humanitarian Law, Chapter 3, Section 4, Paragraph 24. Ito po ay ang pagre-recruit ng mga kabataan para po sa pagkikibaka. Dagdag pa ng pulisya, ginagamit ang mga nalinlang na minor de edad para humawak ng baril at turuan ng mag-aklas laban sa gobyerno. Nag-emanate po ang mga reklamo natin doon po sa pagre-recruit nila
at paggagawa po at pagtitraining ng ating mga minors, particularly from 15 years old below and 18 years old below na hindi po kasapi ng national na nahukbo natin. So base po dito sa reklamo na ito, nakapag-file po tayo ng kaso sa mga suspects natin na na-identify mismo ng ating na-rescue ng mga minors. Ilan sa mga kinasuhan ng PNP ay sina Mac Potensiano alias Cesar na isa sa mga kadre na nag-oorganisa ng recruitment ng mga kabataan sa Central Mindanao para gawing mga kawal nito laban sa pamahalaan. Kasama rin sa mga sinabahan ng kaso sina Daniel Inday alias Tonton, Roel Capalias alias Arman, Gary Albeni alias Gary Imao, Charis Bernardine Panyas alias Nicky at Winnie Kikay alias Michael na pawang mga obisya ng Southern Mindanao Regional Party Committee na nag-ooperate sa North Cotabato at Bukidnon. Naniniwala ang pulisya na hindi man anila makalaban ng harapan sa pamagitan ng palitan ng bala at dahas ang mga NPA na ito. Sa halip, idadaan na lamang nila ang kanilang laban sa ligal na proseso. Itong pagkakataon, kung hindi man natin makalaban ang mga rebuilding NPA na ito, through sa pagkibara ng napakibara sa paggamit ng madahas, gagamitan po natin sila ng legal action para mapindown po natin sila. Pangunahing kinasuhan si Joma Sison bilang pinuno ng kilalang komunistang teroristang kilusan sa bansa na CPP-NPA-NDF. Bukod naman kay Joma Sison, kinilala din ng PNP ang mga matataas na opisyal ng CPP-NPA-NDF na sina Luis Halandoni, Connie Ledesma, Maria Concepcion Araneta, Bocala at Porferio Tuna Jr. sa kanilang indirect participation sa mga kaso. Matatandang nasa listahan bilang isang teroristang grupo ang CPP-NPA sa Estados Unidos, European Union, United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand at Pilipinas.